Dumako na po tayo sa pagbibigay. Pero bago po yan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Firstly, gusto kong pasalamatan ang Panginoon dahil sinagot niya ang mga panalangin ko na bigyan niya ako ng mabubuting employer. Sapat sa pagkain, may tamang oras sa pagtulog, magandang trabaho, at of course, Sunday ang day off ko. Ang tunay nga ang Diyos na hindi kanya bibiguin, ibibigay niya iyon in the right time. Hindi man iyon agad-agad, dahil alam kong gusto niya muna tayong matuto. Nasabi ko ito dahil in my past first contract within 2 years, talaga namang napaka-stricto ang naging amo ko. Yun ba, hindi kanya itratratong bilang isang tao. Isang kalamang hamak na isang katulong. Sobrang stricto niya. Diba siya? Pero, kasi sa mga within my 2 years contract sa kanya, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pinakamahabang, napakahabang pasensya. Dahil anim na ang mga nakasama ko doon within that 2 years, kung hindi sila mag-break contract, terminated sila. Kaya laking salamat ko sa kanya dahil pinahaba niya ang pasensya ko at lagi niyang sinisiksik sa isipan ko na kaya ko yon, kakayanin ko yon para sa pamilya ko at lagi niyang binubulong sa aking isipan na di bale, sa susunod, ang magiging mga amo mo ay magiging okay ng lahat. Kaya laking pasalamat ko sa Panginoon dahil yun ang naging inspirasyon ko para tapusin ang aking kontrata. Secondly, gusto kong magpasalamat. I really thank God and praise Him. Kasi tunay nga siyang Diyos na makapangyarihan. If we really pray without ceasing and believe in the power of healing. Nasabi ko to dahil in the past few months, bigla na lang nag-text ang aking asawa. Ang sabi niya, may sakit siyang leukemia. Sa sobrang alala ko, hindi ko na alam yung sasabihin ko sa kanya, bakit, paano naging ganyan? Kailan pa yan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, matagal na to. Matagal na yun na inililihim niya. Sinarili niya yung sakit niyang yun. Dahil ayaw niya daw na mag-alala kami. Sa sobrang alala ko, sinabi ko sa kanya na pinurse ko siya na magpatingin ulit siya. Sinamahan naman ng biyanan ko. Pero at that time, hindi nila nakuha agad ang kanyang resulta. Kasi nga daw, ipapadala yung resulta sa Maynila. 3 weeks na, more than 3 weeks na, wala pa rin yung resulta. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na pong bahala. Ayaw ko pa pong mawalan ng asawa. Kasi nga, bata pa siya, bata pang aming anak, siyempre, bata pa ako. At saka, gusto ko pa pong makasama sila ulit na masaya at magkakasamang maglingkod sa'yo. Kaya, pagkatapos nun, sabi ko ulit with more than 3 weeks na yon, sinabi ko sa ulit sa kanya na puntahan mo ulit pero wala pa rin ang resulta. Kaya sabi ko sa kanya kay Lord, alam ko po na magiging negative ang resulta nito dahil pinapahaba mo ang
Resulta nito, para gusto mong iparealize sa amin at iparamdam, ipakita sa amin na magtiwala kami lang sa'yo ng buo, walang imposible sa'yo. Amen! Kaya, sabi ko ulit sa asawa ko, sige, last na to, puntahan niyo ulit. Pag wala na, magpatingin kayo ulit sa ibang doktor. Pero, sadyang napakabuti ang Panginoon dahil at that last time na decision namin, meron na rin yung resulta. And I really thank God and praise God kasi negatibo. Pero, may nakita ng doktor na ibang sakit niya. Ito ay sabi ng doktor, unactive HEPA B. Pero sabi ko, at least hindi na siya leukemia. Hindi na siya mamamatay. I really thanks God kasi sabi ng doktor, hindi daw naman ito transferable. Malulunas naman daw ito kapag continuous ang maintenance niya. Kaya, salamat sa Panginoon. Dahil alam ko, isa ito sa mga paraan niya para magpatuloy kaming sumamba, maglingkod, maging tapat sa Kanya. Yes. Dahil alam naman natin na kung walang problema, minsan sa atin kasi, wala lang. Pero kapag may problema, kapit tayo ng kapit, di ba? Yes. Kaya yun, siguro ang dahilan niya. Encourage ko lang po sa ating lahat na kahit anong problema, kahit anong nararanasan natin, kahit anong pagsubok na dumating sa atin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Yes. Lagi tayong kumapit sa Kanya kasi alam natin na makakaya natin yun with His grace. Kapit lang tayo. At saka may gusto akong i-share sa inyo yung pinaka-paborito kong verse na laging nagpapaalala sa akin dun sa may John 15:7, sabi niya doon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given unto you. Panginoon, patuloy ka naming pinararangalan, sinasamba at pinapasalamatan. Tunay nga na ikaw ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng aming natatanggap na blessings. Salamat sa mga biyayang patuloy mong pinagkakaloob sa amin at sa aming pamilya. Salamat sa kalakasan, sa mga instrumentong yung ginagamit upang daluyan ng pagpapala sa amin. Lord, tinataas ko po ang mga nalikom na tithes and offering na ito at naway magamit sa ikalalago ng iyong ebanghelyo. Ito po ay buong kagalakan naming hinahandog sa iyo. Dalangin ko po na ipagpatuloy mong pagpalain ang mga kapatid kong nag-alay nito at ang kanilang pamilya. Dalangin ko rin po ang mga kapatiran hindi pa po nakapagbigay sa iyo. Pagpatuloy mong pagpalain sila upang sa ganoy sa susunod, maibigay na nila ang nararapat ay para sa iyo. Thank you, Lord, and we give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.